But the evil men and seducers shall walk worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. That from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture, sabay-sabay tayo, the long verse, ready, go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita. We pray na kayo pumupala na magturo sa amin ang lahat ng tutunan dito about the Bible, kung gaano dapat namin itong pahalagahan. At basahin, aralin, i-apply, paulit-ulit, Panginoon, dahil according to this passage, Panginoon, ito yung papatalino at marami itong profit. Hindi kami tamarin, Panginoon, kung masipag kami sa kahit anong bagay sa mundong ito, Lord, lalo dito dapat. And so, ma-encourage ang bawat isa, gawin yung lingkod, Panginoon, ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Okay, wala dyan sa likod. Wala mo ah. Dito, luwag pa dito. Dafter na sa lahat? Basa pa lang, 3 minutes na. Anyway, title po natin yung hapon, medyo mahaba ah. Kaya mihinga ako eh. Ayun, salamat po. Ano nangyari? Yan. Yan, salamat. Isang beses, nag-twitch ako sa sabog. May nagsabi. Isang kabata. Anyway, lalagyan mo nga ang salamin dyan. Anyway, ang title po natin ngayon is Able to Make Thee Wise and Is Profitable. Okay? Able to Make Thee Wise and Is Profitable. Combination po yan ng 15 and 16. Then, subtitle, di mahaba. Then, English, Tagalog muna nung able to make the wise and is profitable. Ito ay kayang magpatalino sa'yo at marami kang pakinabang dito. Amen? Ganda, di ba? Pero subtitle natin, para makuha yung tema talaga natin, is call to action to eh. Don't ask what is wrong with the world when you already know, but you're doing nothing or not enough about it. Okay, ulitin ko ah. Don't ask what is wrong with the world when you already know, but you're not doing anything or not enough yung ginagawa mo about it. Okay, sa Tagalog, yun na nga. Minsan, tanong tayo ng tanong, nakikita na natin, may problema sa mundo. Alam mo na rin kung bakit, wala ka naman ginagawa. Huwag ka na magtanong. Alam mo na eh. So meron tayong call to action dito. Obviously, mag-aaral ng Bible. Yun na yun. Atindihan nyo ba? Amen. Okay na tayo. Alam nyo na eh. Pero minsan di nga sapat yung sabihin lang ganun eh. So titignan natin ngayon. Meron mga tayo dito. Hinati ko sa dalawa yung problem and solution. So bibigyan din ng focus yung problema muna para ma-encourage tayo. Kailangan masolve to. Hindi pwedeng hindi. Hindi naman perfectly yan ngayon eh. Pero sa immediate vicinity mo, nga sa pamilya mo muna, society, kaya. Ito yung problema sa mundo natin ngayon, and then ano yung solution, okay? So, as an introduction, yung mga bata po, tinatanong madalas, di ba? Anong gusto mong magyari, or anong gusto mong achieve, or anong wish mo, parang ganun pa eh, di ba? Ano yung madalas na sinasagot? Yung medyo, patawang ans. Pero tama rin eh. Ano sinasabi? Kahit sa Miss Universe, ano yung sinasabi doon? World peace. Okay, tanyo, alam niyo, di ba? Nag-download ka lang na kasi nga, pag alam mo mundo, ang gulo naman sa mundo. World peace po. Yan, yan talaga eh. Gusto natin yan. Problema, mangyayari kaya yun?
Yung mga nagsasabi nun, sila rin yung, ano minsan, nagkakos ng problema. Pero ngayon, makikita natin dito, yung first half nito, mga problema talaga. Okay, umpisa ko na lang. Pero ulitin ko muna ulit yung tema, ha? Sana makinig lahat. Stephen, wag ka dyan, sabi ko, wala dyan eh. Title natin, able to make the wise and is profitable. Alam nyo na yung, ano yung Bible yun. And then, don't ask what is wrong with the world. Lalo na, when you already know, but you're not doing enough about it. Or you're doing nothing, or not enough about it. Either wala kang ginagawa, o kulang. May dahilan niya madalas. Sabi, Pastor, hindi ko kaya. Oo naman, pero may kaya ang gawin. Amen? Umpisa-umpisa. Sabi nga, let's start with yourself. Anyway, kasi natin yung context muna ito, 2 Timothy, very, of course, very well-known. Okay, marami tayong preaching about it, pero sa huli. So, pero ang tema nga natin ngayong hapon, ma-encourage sana tayo. Hindi tayo tama rin. Kasi yung Bible, hindi yan another book. Amen? Pag pumunta ka ng library, pambihira. May section doon sa Bible, pero yung karamihan doon, hindi Bible. Mga self-help, yung iba doon na. Okay naman yung academics. Pero nalalaos na yung library. Alam siya ba yan? Kasi lahat na, electronic na. At si Google, may project yan na lahat daw ng ano, may lagay. Hindi mo pwedeng ilagay lahat. Pero yun. Kaya kahit yung mga lumang ano, sikat na titles, pwede mo ma-search yan. Iba nga lang, iba yan. Pero, so may ganun. So napakaraming libro, pero hindi yung Bible, isa lang sa mga marami. Hindi eh. Ito yung talagang the book. Alam nyo, may sabihin ng Bible. Sa Greek yan is Biblios. Biblio. Biblia. Pag plural. Kaya Bible. At alam na alam po ng mga tao yan. Tapos ngayon tayo minsan, minabaliwala natin. Hindi mo malama kung siguro nga, hindi nyo pa alam masyado, no? Na ganun kahalaga yan. At of course, in-undermine yan na sa libutan. No? Nabasabi ko sa inyo, di ba? May mga ganun, mag-interview. Asa rin ka agad eh. Interview question to, sa katrabaho, sabi nila. Aside from the Bible, what else do you read, ganyan. At syempre, pag hindi nagbabasa ng Bible, tawa yun. Hindi ako nagbabasa nun. Alam ko, parang ganun. Minamak nila. So, pero ngayon ko lang na pag-isip-isip, siguro dahil din may mga nagsasabi talaga nun. Kaya na siya tanong yan. Kasi totoo yan, kahit sa mag-ano, anong binabasa mong libro? Anong babasahin ko libro? Alam yan, hindi nagbabasa. Pero hindi nagbabasa, Bible. Amen? At according to survey, King James po ang pinaka binabasa. Maniwala kasi hindi. Kahit may NIV yan sa shelves nila at pinapamigay nila, hindi na binabasa yun. That is according to survey. At even sa pag nag-search ako sa Webster, ang example nila, King James. So, eksakto agad yun eh. Hindi yun barbaric ano, English. Okay? So ngayon, aarali natin yan. Focus na, sana may encourage tayo. Hindi ko na sana kayo kanina ramdam na ramdam o parang nagpapakiramdaman kayo eh. I-review ba tayo? Kailangan ba yan? Sana yun yung mawalang attitude. Amen? Naintindihan ko, hindi ko pwede pilitin dyan, hindi ko pwede pukpukin. Pero katotohanan ng salita ng Diyos ay sapat na sana. Ngayon, so yung context nga niya, alam nyo, kailangan si Timothy, sa mga parang disciple ni Paul, no, tinuturuan niya, pero pastor na rin po ito. Pero pinapaalalahanan niya lang. At dahil doon, nakinabang na rin mo tayo itong mga epistle ni Paul kay Timothy, nakuha, na-capture po dito, napakagandang katotohanan. And dito sa chapter 3 ng 2 Timothy, pinapaalalahanan si Timothy, dahil ginagawa niya na yung kalooban ng Diyos, pero nandali, huwag kayong tatama rin. Lalo daw, in the last days, eh, 2,000 years ago na to halos. So, kung last days na lang sa kanila, eh, lalo sa atin ngayon. Amen? Actually, kahit nga mga, ito mga nangyayari ah, in the world. Maniwala kayo, kahit mga hindi Kristiyano, nagiging Kristiyano eh. Kasi nagtatanong sila, ba't ginagawa sa atin ng gobyerno to? Gobyerno nga. Ba't ganito yung lokohan? Bakit may mga taong nag-identify akong ano-ano? May bagong joke ngayon eh.
So alam niyo yung mga si Raulo, bukod sa mga bakla, yung mga si Raulo, sasabihin lang, I identify as a cat. Wala kang pakialam eh, yung babae nga, sabi niya lalaki siya, yung lalaki sabi niya babae, ako, ano ako eh, pusa ako eh. At talaga naglagay po mga si Raulo, literal. So naglagay ng ano, nakita niyo ba yun? Hindi. Whiskers. Doraemon. Yung iba, identify. Yung iba, pinapakasalan yung hayop. Yung iba, pinapakasalan nga. Ano yung huli ko nakita? Unggo, hindi. May parang pinakasalan yung Eiffel Tower. Sira ulo, no? Ngayon, wala tuloy sasabihin ko. Yan. May balita sa US ngayon, yung mga migrants daw, kinakain daw yung mga pusa. Kaya sabi ng isang meme, wala na siguro mag-identify as a cat dito. Makakainin sila eh. Pero, nasa na ba ako? So, sabi dito, darating daw yung mga, ito, in the last days, perilous. Pag sinabi perilous, delikado. So, darating yan. Kaya nga ito ngayon, delikado na yung mga, kahit estudyante, no? Nasa public school ka, tapos yung school nyo, ilakang pa yung bakla, ano mangyayari sa mga bata? Mabuti hindi pa ganun ka-crazy dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Sa US, talaga may ano doon. Ah, pa, dito pala yung ano, dito si Sir. Sir, di ba? Sinahag na Sir. Ganun doon, lalo sa US, ganun din daw. Kahit sa airport, nagkakagulo pag sinabing, eh bakla, o doon ka sa lalaki. Hindi ako lalaki, o ba? Nagkakagulo doon. Ang sinaulo na yung mga tao ngayon. So kaya, ang tanong nga ngayon, what's wrong with the world? Pag yung mga tagalabas, mga hindi mananampalataya, hindi alam yung Bible, hindi alam. Magtuturoan na yan. Kayo problema. Hindi, kayo. Hindi nila alam. Kung saan tayo, alam natin. At alam na nga natin. Kasi ito yung point number one. 1A. Okay, yun na yung problema natin. Yung passage natin, 1 to 8. Yan ang problema. Bakit may mga problema? Kasi ganitong klase ng mga tao yung dito. So sa 1A natin, ito yung mga kasalanan na nakalista. Ito po yung nagkokos. Okay, at iisa-isayin natin ito kung paano nagkokos to ng problema sa mundo. Para makonvince tayo. So una, anong klaseng tao daw? Mga mahal lang yung sarili nila. O ano mangyayari pag mahal mo na sarili mo, iba hindi? E, baliktad to, di ba? Ang utos ni Jesus, love your neighbor as thyself. Sabi nila, hindi, mahal ko sarili ko, wala akong pakialam sa iba. Iba na, medyo na-extend sa pamilya niya, so wala siya pakialam sa iba, pero pamilya ko at least mahal ko yung anak ko. Eh. Asawa ko, oh, pagmahal ako, ha? Pero ganun pa rin yun, ikaw pa rin yun, eh. Sa'yo yun, eh. Nakita mo yung gano'ng kalaking problema yan. Kung nari, nilinis mo nga yung bahay mo, linis mo, tinapo mo sa kapitbahay mo kasi wala kang pakialam eh. O, nakawang, gano'n. Gusto, kailangan kumain eh. Kinuha mo kapitbahay mo. Yung sa kapitbahay mo. So, ito palang sakop na lahat to eh. Ang laking problema nito. Yung sa Russia, Ukraine, gano'n ah. Nako, ang liit ng, nakita niyo ba yung Russia sa mapa? Ang liit, di ba? Ano sa kanila na lahat yung Asia eh. Sangupin ko nga yung isa. Mahal lang yung sarili nila. Hindi naman sarili, buong bansa ko eh. Mga comrade, ganyan pa yun eh. I love my country, my comrade. Yung iba, hindi mo ha. Yun ang problema. Tuloy lang natin. Paano naging problema itong mga kasalanan na to? Nakita nyo yung number one. Covetous, ganun din. Nakita lang sa iba, gusto ko rin yun. Sa church, malas nangyayari po yan. Amen? Amen. Sa mga member, nakita lang si Brad, si Sis, nangyayarong bagong folding na ano. Ay, gusto ko rin yun. Po-fold, oh. Isang fold lang sa'yo sa akin, tatlong fold. Ayoko na ayoko niyan, eh. Kasi nga, nagkakaroon ng ano yan, eh. But anyway, nung kailangan, fold. Parang maliit. Ganyan, parang pahanga yung dati yung ano, alam mo yung dati yung uso sa amin? Hindi. Yung mga nalaro natin, Game and Watch, eh, ganun din. Mayroong nagpe-flip din ganun, hindi nyo na alam yun. Game Boy, hindi, bago na yun. Game and Watch, ganun din. No? Hangang-hanga na eh. Nakita mo lang, gusto mo rin sa'yo, huwag mo nakawin. Pero huwag mo namang masyadong kaya ka, kanina ang saya mo, di ba? Ang ganda ng cellphone ko. Ano, nakita mo naman to, ano to.
Ganda, di ba? Eh, nakita mo, pangit ang na-cellphone ko. Ganun din, ilalim mo, babae. Kinis na ng mukha ko, mas makinis sa kanya. Ganda ng hair ko, mas maganda sa kanya. Ano, magkakapos ng problema yun, di ba? Sa... Kaya ngayon, kahit yung mga yan, asaran yan, yung Samsung tsaka Apple, asaran yan eh. Pareho na silang mayaman nun, ha? Tapos may nag-imbestiga daw. Apple tsaka kahit sino yan, sa China ginagawa yan eh. Kawawa po yung mga tao. Sobra sa trabaho, kulang sa sweldo. But anyway, ano pa, boasters, yan ha. Eh, paano naman di mayroon kupetos? Kasi pinagyayabang mo pa eh. Amen? Kaka-problema, wala siyang problema kanina. Nagyabang ka dyan, na-realize niya, ay, kulang pa pala yung ano ko. Hindi pala maganda yung sa akin, sa kanya, ano eh. 100 megapixel sa akin, ano lang, 99. Ganun din, proud. Parang romance man to, ha? Naalala ko yung pinabisado ko eh. Magkatabi na naman yung proud doon, tsaka boasters, kasi mayabang. Buksan mo yung, ano, yun puro pinagyayabang, yung babae, yung katawan nila, yung lalaki, ano pinagmamalaki yung lalaki? Rubbish. Ay, doy, suot mo pala yung rubbishes mo. Hindi mo nakita. Hindi. Joshua. Payabangan eh, kaya walang problema, biglang nagyabangan. Banggit ko sa inyo yung ano, no, si Pastor dito nga, dati, sanay sa hirap yun eh. Eh, pinagpala. Napunta na yun siya dun sa, nakwenta niya sa Bulelak. Lagi may papatay, nagsaksak na lang dito. O syempre, parang depressed area naman to. Napunta siya sa magandang subdivision. Maya-maya, may nagbabaril. Ito, mga tao talaga, hindi na kontento eh. Blasphemer! By the way, laman na naman ang balita si Poop. Kilala si Poop? Ang tawag ko doon si Poop. Ano yung Poop? Pupo. Kung ano sinasabi ni Billy Baylam, yun din siya. Sabi niya, kesyo, binalita pa talaga. Kahit anong religion mo, papunta rin niya sa Diyos. Ganon? Ano sabi sa John 14:6? Ha? And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me, sa akin lang. Ano sabi sa Acts 4:12? 10. Simulan natin sa 10. Be it known unto you all. And to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ, ano, sino gusto yung leader? Hindi, pangalan lang ni Jesus. At baka may kilala, may kapangalan pa siya yung Jesus kasi medyo common yan dati. Kaya Jesus Christ, Jesus, Jehovah Savior, Messiah, Anointed One, Christ. Wala nang iba yun eh. Kung sakali meron sa ibang bansa, hindi, yung taga Nazareth. Okay, isa lang yung tinutukoy niya, si Jesus. Not pinako nyo. So, isa lang talaga yun. Pinako, binuhay ng Diyos. Even by him that this man stand here before you hold. So, may pinagaling kasi sila, manghamangha kina Pedro Juan. Hindi naman kapangyarihan lang namin to eh. Sabi niya, dahil to sa pangalan ni Jesus. And then, this is the stone which was set at naught sa Ephesians. Diba? Sinabi rin niyang, yung stumbling block, and then yung rock of offense, and yung chief cornerstone. Ito rin yun, this is the stone which has set off not your builders. Binaliwala nila, pero yung pinakamahalaga. Kami, babalik na naman tayo dito sa Bible. Kaya huwag niyong babaliwala yung Bible nyo. Amen? Kaya sakit sa loob, Pastor. Sinasabi din dati ni Pastor yun, sapul din ako minsan eh. Bible, iniiwang kung saan-saan. Anong ginagawa mo buong linggo? Mabuti mo lang kung iniwan ng maayos. Di minsan, pilas-pilas na eh. Kasi naiwan, tinadya ka naman ng ano, kung sino naman, iniwanan na may ari, tinadya ka naman ng nakita. Hindi man lang di ba nakaka-insulto sa Diyos? So ito, binaliwala lang si Jesus, hindi nila kinilala,
ngayon siya lang yung naging head of the corner. Kasi sinabi dito, neither is there salvation in any other. So baliktad kay Pope, kaya sabi ni Bailey Balaam. At ni Pope, by the way, magkaibigan kasi yun. Kaya sabi niya dito, wala nang iba pang ikaliligtas sa kahit sino. Dahil isa lang ang binigay na pangalan sa silong ng langit upang yung sino man ay maligtas. So anong sabi mo sa si Pope? Hindi na nahiya. Sinasabi niya, baliktad. Eh, walang hiya talaga yun eh. Yung the Antichrist. Isa sa mga Antichrist. Okay, nagkain din tayo. So yan ang problema natin eh. Blasphemer. Hindi na nahiya. Tinatawag niya sarili niya na Vicar of Christ. Marami lang alam na mura na. Namura ko na siguro eh. Talagang dami pinapahamak nun. Kakanser na sana sa utak. Amen? Amen. Medyo nangihina na nga yun eh. Nagkalat pa ng ano ngayon. Lakas pa rin ang kapit nila eh. Tignan mo sa Indonesia, nagmamalaki nila yung Muslim world dyan, ginagalang din siya doon. Eh, ewan ko, siguro may mga assassin yun, ewan ko. Talagang ano eh, ang tindi ng kapit. May witchcraft na rin yun. Mabalik tayo sa atin. Masyado malami. Basta baka sila lang sila lang ngayon eh. Oh, ito na. Disobedient to parents. Diyan nag-uumpisa ang mga bata. Kasi ang authority ng Diyos, authority din yun. Ang authority ng magulang mo, binigay ng Diyos. Amen. Yan, sakit din sa mata. Anak, sasagutin mo magulang mo. Sige nga, ngayon kung may mali yung magulang, pwede kang mag-explain. Never dapat nga sagutin na para marunong ka pa. Hindi mo nga kayang pakatayin yung sarili mo. Sakit sa ano nun. Ngayon, pinapalo po yan ganyan. Pero mga anak, magkusaan na kayo. Ay, ito yung pinag-aaralan natin. Ito, wala pa tong anak, pero handa yung sarili nyo. Hindi naman laging gulpe, pero ang sakit niyan, sa Diyos mismo, masakit niya, anak ka ng Diyos eh. Hindi ka sumusunod. O dyan nag-uumpisa yan. Yung nabanggitin pa natin dito, maitindi pa to. Kaya ako dito, ang sub-points na, parang ilan ba to. Nasa ano pa lang tayo? 1A. Okay, isa. Hanggang ano tayo? 1E. Okay, ito lima. Limang level. Parang Romans 1. Nasaan na ako? Unthankful. O parang Romans 1 din. Neither were thankful. Pinaka-last mo na sana naman. At least kung binigyan ka, binigyan kang pabaw, magpapasalamat ka na. Ngayon, kailangan pa ituro yan eh. Ngayon, kaya mga bata, si Shana, marunong na yan. Thank you. Pero minsan, siguro nagkakaroon ng utak yung mga, siyempre, anak mo, wala. Natutunan, makainin mo ako. Thank you pa ako. May mga ganun tayo minsan eh. Kahit sa church. Sabi nga ni Mami Ann, makapansin niya, kasi alam niyo, mabahay nakakapansin una niyan eh. Kami, yung mga lahat, kasi bigyan mo lang yan, sabi ni Mami Ann. Baka isipin ng mga member, mayaman tayo, aabuso naman. Totoo din yan eh, sa totoo lang. Kaya lang siya sabi sa inyo, lalo si Brother James, abusuhin niyo na kami, wag lang, ano. Kasi siguro, malakas naman na yung mga, pero parang ako yung naapektuhan. Amen? Amen. Nag-inabuso ko nga, hindi mo tatabasuhin. Eh, naglilingkod na nga sa Diyos yun. Di ba? Nakuha niyo ba? Amen. So, at kasi magpasalamat lang yan, man lang. Amen. Eh, may mga nag-ano pa nga sa atin dito, di ba? Parang walang hiya tayo eh. Bakit, nasa Bible din naman yun. Anyway, tuloy ko lang ha. At least, pasalamat. Napaka ano na yung pinaka-list na pwede mong gawin. Ginawang ka na mabuti. At kaya nga, laging nadadamay sa preaching ko yung gobyerno din eh. Kasi actually, gamitan po yan. Alam nyo, kahit sa gobyerno, dapat nahihiya tayo. Mag-sumikap ka, yung gobyerno, talagang kung sakali lang na walang-wala. But anyway, ang lakas din naman mga marakot ng gobyerno. Kaya minsan, wala, okay lang eh.
Pero yung taong naglilingkod din sa Diyos, utang na loob, huwag yun ang ano, huwag yun ang hot-hotan. Pareho po yan sa church. Ganun ang pastor sa member, member sa church, sa pastor. Though, yun nga, madalas yung iba, yung ibang pastor medyo nagkaroon din ng idea na ganun, na parang yung mga member, gusto namang magbigay ka, parang ganun naman. Balik, yung mga ibang member naman, ganun din naman, si pastor tayo, pastor ka naman. So, utang na lang, nauna tuloy yung ano. Anyway, pasalamat man lang, at hindi yun ano, mga bata, turuan natin, ha? Para at least na ano nila, may binibigyan ka ng pabo, salamat ka. Amen. Dahil yung mga matinong lingkod talaga, hindi ka naman na, oh, pasalamat ka, hindi ka naman gaganunin eh. Okay, sana malinaw po yan, ha? Unholy, ayan na. So, sunod-sunod po yan, yung mga sa Paris, yung mga kasiraulo ng mga to. Palibasa po, medyo ano na kasi yan eh. Pag sila-sila na nag-uusap, alam nila malakas yung grip nila sa buong mundo. So, yeah, mag-a-organize siya ng Miss Universe, ng Olympics. Ang laking pera pumapasok noon kasi nagpapaloko naman yung iba eh. Pwede mo, tumambling-tambling lang ganun. Sana sa church ganun lalo, no? O mami, may kapalak pa kaya sa preaching ko? Hindi nyo rin kailangan, gawin nyo na lang. Pag-uwi nyo. Ano kaya ang gusto talaga sabihin sa akin, mensahe ng Diyos? Kung medyo nabulol si pastor, ako lang yun. Yung salita ng Diyos, mayroon pa yung gusto sabihin sa inyo at ma-accomplish sa inyo. Amen. Amen. Yun ang pag-isipan nyo. Yun ang pinakapalakpak nyo. Ewan. Di ako, nagilingkod lang ako. Hindi naman ako hinto kahit palakpak ko. Hindi. Unholy yan. Nabanggit nga kasi guys ng mga ano. Talagang minamak nila at tinatanggi pa. Ngayon, yung iba naman sabi, hindi naman minamak eh. Yan nga lang mga kabaklaan sa public school eh. Talagang magmura dito eh. Kaya na gusto kong magmura eh. Unholy. Another one, without natural affection. Romance one talaga, di ba? Oh. Mahal ko yung aso. Okay naman yan. May visit ako sa mga mall. Okay lang lang, parang may kaso na naman sila dyan. Kasi nga, buti... Kaya kumain kayo sa rason na gusto ko yung rason. Ay sabi nila, bawal yung aso dito. Dapat lang naman, di na ka kailangan sabihin eh. Bawal, ba't sabihin pang bawal yung aso? Ay aso yun eh. Oh, mga tao, tsaka tingnan nyo yung mga ating aso, hindi naman lahat, pero marami. Sa amin, may kilala kami ng Brother Jess, di na sabihin. Kasi nga, pag mga normal kayo, di ba? Kung meron kang i-design, di ka pa, ano mo na, pamilya mo na, babae ka, lalaki. Oh, mahal-mahal ko yung anak ko. Napakinig yung anak ko. Sila aso. Nakadaya pera. Buti kung di lulusot yung ano nun. Walang natural affection. Lalaki sa lalaki. By the way, huwag din yung i-share yung nakakadiri. Si Santino daw. Kung nakakalala niyo, nakikita ko kasi. Anong bakla na, ewan. Move on na tayo. Truth breaker. Sa Bible po, galit din ang Diyos dyan. Alam niyo yung truth breaker, hindi mo sumpaan, pero pag tulungan mo ako, pag kailangan ko, tulungan kita, sigurado, pag kailangan mo. May mga ganun truth. Either peace, di ba, or kasunduan. Ginawa ni Saul yung pinatay niya yung mga Gibeonites. Yung Gibeonites, mayroon yung pact sa Judah, tsaka sa Israel. O sige, di namin kaya patayin, pero tulungan nyo kami, tulungan kayo, taga, ano lang kayo, taga putol kayo ng kahoy. Okay lang, sige, huwag nyo lang patayin. Nagsumpaan sila doon. Ang ginawa ni Saul, pinatay niya sobrang ano niya. Ano mang tawag mo doon. Hindi ka Israel, patayin kita. Kaya sinumpa sila doon. Alam niyo yung kwento. Anyway, so huwag tayong truth breaker kasi nagkaisa kayo. Sigurado ha, ang ayos na usapan nyo. Anong partnership yan, kung saan yan. Ganun din, yung... Nabagitan ka nila, di ba? Adultery. Sumpaan pa, pasumpa-sumpa ka pa. Nung panahon namin, may kantang ganun. Ayoko na nga. Lumang kanta, minumura eh. Kasi nung una, nag-usumpaan pa. Bandang huli, ibang sumpa na. Hindi kita iiwan. Bandang huli, ibang sumpa na eh. So, siguraduhin niya mga bata. Huwag kayong masasanay na. Iba daw yung mga nasa sales.
Kaya mag-aaral kayo ng mabuti. Hindi ko sinabi lahat ng nasa sa'yo sa sinungaling. Pero marami. Kasi nga, sir, di ba sisira? Lahat na pinangako eh. So minsan, nakakaawa din. Pero, katulad na ako, pag bumili ako, ang bilis ko lang. Ayoko rin nahihirapan yung tao eh. Sabihin ko lang, ano ang feature niya, ganyan-ganyan. Hindi ka nakapahirapan yan. Kasi iba, ay, nahihirapan sa trabaho eh. Kung bumili kami ng laptop, saglit lang kami dun eh. Hindi ko na kailangan pahirapan pa eh, nasa raming specs niyan. Kaso hindi ko alam yung AMD pa lang yun, maganda na, no? Hindi ko nalaman yun. But anyway, pag-usapang tao sa tao, walang sinungaling, amen? Hindi ba sinabi mo yun? Hindi ko sinabi yun. Galit ang Diyos doon. Again, nakita nyo kung paano magkakaroon ng problema doon. Kung gano'n yung mga tao, ulitin ko, ay mga without affection, lahat siya problema. Tuloy lang natin, forward. False accuser. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Kung talagang meron siyang ginawa, sabihin mo, pero pag nakita mo ba si Ezek, hindi naman. Hindi, siya talaga yun. Naku, yung investigasyon, yung magastos yun. Sabihin mo na lang yung totoo. Kahit sa trabaho, ganyan yun sa amin. Kanina may bumagsak na ewan. Ilang oras sila sa bridge. Kung may nagkamali lang doon, nabunot po yung ano eh, sinaksak ulit, di tapos na. Oh, baba na tayo. Okay na, wala tayong problema. Meron lang pa lang ano eh. May mga sinungaling kunwari, bakit? Ano, nasaan ba si ganyan? Hindi ko po alam kasi nung unang yung pala, niligaw mo pa yung nag-iimbestiga kung sino nagtatanong. Hindi lahat na abala pa. Naintindihan niyo kung bakit magkakaroon ng problema sa mundo kung ganito yung mga tao? By the way, sino yung mga ganyan ngayon? Itong sa US, yung Democrat, yung loko-loko yan eh. Ano mga bata nagbabanga yan? Diyan pa kayo? Amen. Next, incontinent. Ano yung incontinent? Hindi. Siguraduhin ko lang ha. Alam ko hindi, ano yan, hindi ma... Hindi makontento. Incontinent. Mga nagbago sa utak ko eh. Ano nga yun? O tama, not content. Hindi. Ano yun? Yung control, hindi niya makontrol yung sarili niya. Yan. Ako, may nabasa ba kayo? Yan, so parang sakit daw yun. Alam mo na. Kaya kinukumpara yung tao, may mga bagay ka dapat pigilan. Amen? Bata pa yan, maingay. Matuto ka dyan. Buti si Jaja, natulog na. Tinuturuan yan. Umahayaan na ginagawa niya yung gusto niya lang dahil gusto niya lang. E pag laki-laki niyan. So incontinent, fierce, lalo yan, fierce. Ganyan din yan, yung mga bata. Galit ako! Isisigaw yan. Ay, sige, sige. Ito na yung gusto mo. Pag di naturoan yan, magiging ganito yung problema. Despisers of those that are good. O, talagang demonyo to eh. Mabuti, tas aayawan mo. Hindi mo lang ayaw, ayaw na. Pag sinabing despise, talagang ayaw mo. Ah, Bible? Eh? Ano, nag-charge ka? Ah, ano, good boy ka? Good boy ka? Ah, gusto mo kapayapaan? Ano, diyan kita dyan eh. Ganun eh. Mga bully. Ano pa yung mga gandang bagay? Yan, yung ano, yung nabanggit na ni Bud kanina. Adultery, di ba? Tsaka yung purity. O, anong ginagawa ng iba? Nabanggit mo kanina, Bud? Basta yung mga celebrity, karamihan yan, mga adultery fornicator yan. Eh. Basta nakikita mo sa ano. Huwag na huwag nyo mahangaan yan. Amen. Kahit mga politiko. Shame on you ngayon. Kung talagang di mo alam ngayon, sana alam mo na. Eh, basta sinong titingalay natin. Tumingala ka sa langit. Tsaka meron ka makikita. Amen? Tingin ka sa katabi mo. Makikita mo ba si Kuya Jun? Mga pinaglalaban yung pamilya niya. Amen? Amen. Ayan si... Ano tawa ka dyan? Nakita niyo ba si Tisha? Amen. Oo. Oh. Naglalaban yung kapatid niya. Amen? Amen. Si, ano,
alam nyo na. So, nung walang mga titingalain, ang dami dyan. Nasa tamang lugar ka. Amen? Amen. So, huwag tayong ganun at huwag din tayong magulat sa iba, pero ito yung nagbibigay ng problema sa atin. Okay? Tuloy ka lang, ha? Traitors, parang ganun din to. Truth breaker, traitor, tridor. Diba? Yung totoong spy yung si Alice Go, nagkakaalaman eh, no? Sana ma-pursue. Yun lang ang ano ko dyan, eh. Mabawin ko na yung panalangin ko ay Risa. Kung sakaling ma-pursue niya yan, ha? Si Kibuloy, saka si ano. I-delay natin. Sana lang. Pero pogi lang yung mga yan. Hey, heady. Ano yung heady? Maulo. Ano yun? Matigas ulo po yan. Heady. Okay? Mayroong company ngayon na ano eh. IT company, Headstrong. Magaling daw talaga yun. Pero pag tinimi Headstrong, siya matigas ang ulo nun. Siguro, mayayawa mga magaling kami. Headstrong. High-minded. Mayabang yan. Mataas ang ere. Lovers of pleasures more than lovers of God. So again, walang masama sa misa. Gusto mong pahinga, gusto mong relax. Siguraduhin mong ano, afford mo. At hindi mo mas mahal yon sa Diyos. Okay? Katulad nyan. So papahinga ako, kaya wala akong Sunday. Ganyan. Yan ang problema eh. Sa dami nating naakay, naligtas, bandang huli nung mag-church na, biglang, hindi naman siya requirement, pero anong next na gagawin mo? Ano yung dapat? Ano, mahirap yan. Mahirap na yun. Ito mahirap kami, gusto willing, tapos ayaw umatin, tapos tuloy lang kami yun, mahirap. Pero kasi nakatingin tayo sa Diyos, sila hindi. They love pleasure. Sino ba ako? Hanggang ano ako, di ba? Ay, basa nga yan. Five, ready, go. Not in the form of godliness, but denying the power thereof, from such turning away. Okay, yung huli sa... next na pala yan, oh. So, yung point 1A natin is yun nga, yung mga kasalanan na ito, ito yung nagkokos. Obviously, nakita na natin kung paano, di ba? Pero may ito na yung second level, may mas malupit pa dyan. Yung mga kasalanan nyo matindi yun, pero ito yung problema. May mga tao naman na may forma, no? Sa forma nila, Kristiyano, amoy Kristiyano, tindig Kristiyano, bis Kristiyano. Alam nyo na yun, di ba, mga kulto? Ito yung gano'ng ka forma. Misa yung Katoliko, di ba, gano? Agad, nakaputi yan yan. Alam mo, mga ano eh. Ganun din yung Iglesia ni Manalo, di ba? Ito yung mga sabadi. Ganun yan eh. Maganda sana. Ang yung forma andun. Ganun naman tao. Kasi sabi nyo, but denying the power thereof. Ano yung power na yun? Ha? Hindi, yung power para sa kaligtasan. Romans 1.16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation. To everyone that believeth, to the Jew first, but also to the Greek. So ang kapangyarihan ng Diyos, yung gospel, dinidinay nung iba. Hindi naman ngayon, hindi pwedeng manampalataya lang, namatay siya, hindi kailangan gumawa ng mabuti, Catholic, basically lahat ng ano, dinidinay. So magandang forma, pero, so kaya lagay ko sa number 2 yan, level number 2, mas matindi yan. Kasi nakiki, ano sila, Kristiyano din kami, bandang huli, hindi ligtas. O ano makikita ng iba, wala pala tayong pinagkaiba eh. Hindi ka puto sa langit, impyerno ka kami, loko-loko kami, impyerno din kami, ano pinagkaiba natin? So, natitisod ngayon karamihan ng tao ngayon sa kanila. So, mas malala. Amen? Amen. So, kaya sabi siya, from such turn away. So, ako may mga kaibigan din ako kanya, pero kaibigan ako sa kanila. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko sila nakikipag, hindi ko pinapantay sarili ko sa kanila. Okay? Kaibigan mo sa kanila, may magawa ko mabuti sa kanila. Pero, hindi natin, yun nga, hindi tayo maiki, ano dyan sa ministry. Sana tindihan nyo kasi delikado yun. Para mo tinali yung sarili mo saan. Kung saan man yan, di ako makaisip ng ano ngayon eh. Frustration. Pero... So sabi niya, Bible lang sabi niya, yung mga yan, iwasan mo yan. Amen? Amen.
Dito na nila si Chelsea, ang buklod na yan, di ba? Ginagawa niyan, tama, oras, di ba, ang tawag dito, araw ng Panginoon last Sunday. Tapos iba mapagawa sa inyo. Anong ginawa nun? Hindi, tutulungan namin yung ibang kababayan. Tulong na ano? Kaya kahit yung mga foundation po yan, scam po yan eh. Siguro yung iba may legitimate na, ano mo na, gusto namin makatulong, okay. Pero bandang huli, yung mismo nag-scam yan, kumikita sila. Sa palagay niya, lahat na kami, nag-donate 1 million, 1 million bibigay nila. Yun ang idea. Pero hindi kayo kita, eh, may mga ano kami dito eh. Nag-gastos kami, o di, paano yun? Kaya lagi natin sabi sa church, kung gusto nyo makatulong talaga sa tao, ito. Magtapat ka sa church ng Panginoon. Amen. Hindi, grabe yung tulong mo yan sa sanlibutan. Yung mamaya, tupunta tayo sa second part, no? Bilisan ko na. Ito yung solusyon, hindi yung ano-anong foundation dyan. Okay. So yan ang second level. Iwasan natin yung mga forma-forma lang. Mahatak tayo dyan. Kaya next level. Ito, ano yung... Sabi dyan, for this sort, so parang derived sa kanina, itong mga to, hindi lang yun ang ginagawa, alam yung ginagawa nila? Anong creep? Gumagapang. Madalas ano yan, mga insekto, mga ipis. Gusto mo sabihan ka ng ipis? Madumi yun, di ba? Sino kang tinutukoy na creep dito? Ito, sinabi dyan, and lead captive silly women. So, na, alam nyo yung balita ng mga kibuloy, di ba? Siyempre kasi, lumalabas na yung mga other victim niya, ganyan-ganyan. So, ano ba style ni Kibuloy? Paano niya nakukuha yung mga babae? Ganyan. Ano sabi sa balita? Pinipili daw niya yung mga may problema sa pamilya. Tandaan niyo po yan. Kaya, sinabi rin to sa ito na pala yun. Ito yung verse doon. Sino yung problema sa pamilya dito? Huwag ka naalis sa pamilya mo. May victim ka lalo. Para kanina umaga, di ba? Sinong bibigtamin ng Leon? Yung mahina, yung backslider. Eh ikaw, magkakapatid kayo, iba nasa church, ikaw, wala ka. Independent woman ka kasi. Oh. Hindi party-party ka. Sino yung masisila? Ito, yung mga, pag sinabi silly, alam nyo yung silly, di ba? Parang loko-loko or malandi, panaybiro, parang kalakohan. Laden with sins. So ganyan, unti-unti yan, parang nag-iipo ng kasalanan eh. Kilala si Taylor Swift. Sikat na sikat, pero loko-loko yun, satanista ata yun eh. Anyway, ba't ganun kalandi yun? Unti-unti yun, di yung basta-basta na yung ganun lang. Si Madonna, yung pala yung isip ko, no? So ba si Raulo nun? Bata pa daw yun, nagpapakita ng ano. Loko-loko. Nagustuhan naman ng Hollywood, bakit kaya? Ngayon, loko-loko din. Though talented, pero loko-loko. Kaya sino daw yung dinadagit ng mga loko-loko din, ng mga false teacher actually ito eh. Mga babaeng pakawala, yun ang ibig sabihin doon. Laden with sins, mga silly. Led away with diverseness. So hindi ko maanong dito kung sino yung led away with diverseness. Malamang pareho sila yung mga babae tsaka yung mga dadagit. Kaya yung mga pervert tawag dito, kaya yung ano dito. Sorry, yung point pala natin kanina dito sa having a form of godliness is yung even worse type of people, mga hypocrites, their words don't match their actions. Ganyan po, iwasan nyo yun. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. And then dito naman, even worse, infiltrators and predator ang tawag dyan. Ano yung predator? Yung kalaban ng aliens. Hindi, yun yung ano yun. Pelikula yun, pero may mga predator talaga, yung mga baklado, ganun yun. Yung mga serial killer, minsan, inalis kasi yung ating ano eh. Na-strike tayo dun sa, ano yun? Reprobate. Psychopath reprobate. Napanood nyo ba yun? Kung hindi, panoorin nyo ulit. Kaso na ano eh, tinake down. Pero available pa yan sa YouTube. Yung mga si Raul doon, gagawin niya, ang galing niya makisama. Kala mo, normal. Tinitingnan na pala, sino ba kayang ano dito? Parang si ano, sabihin ko na, yung kalaban ni Bud. Tinitingnan, sino bang mahina dito? Yung mga tanga-tanga dito ang babae. Na sabihan mo lang, sabi mo kanina, Bud, ganda mo naman.
Kaya ako, napansin nyo ba, sinasabi ko na sa inyo lagi yan. Pati sa akin ang galing, hindi kayo, pangit ko naman. Ayan yun, ako kasi public naman. Yung sabi ni Bad kanina, send to all, di ba? Tanongin mo rin yung iba. Sinabihan ako ng maganda na yun. Ay, sinabihan din ako ganun. Naghahanap na yung predator yun. Kung sino yung talagang kinilig, ay, mahina utak nito. Amen? Amen. Lahat naman ng anak ng Diyos maganda eh. Bakit ka sobrang... Amen! Diba? Ito yun. So anyway, ito daw. So, parang lumagapang daw, hinahanap yung mga lokolo katulad niya. So nagbibiktimahan sila. Kami, makikita rin dito, talaga magulo to eh. Okay, so number... Verse ano tayo? Hindi ko na nga nalagay dito. Even worse sa predator infiltrator ito. Ano yung basahin nyo nga? Ready, go. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Aral ng aral! Aral ng aral! Hindi maintindihan! Hindi ba yun? Para mga atheists. Ano kaya ang purpose ng mundo? Aralin natin kasi ang daming ano. Hanap tayo ng buhay. Hanap tayo ng buhay sa Mars. Baka may masagot ang ating katanungan. Million dollar question. Parang wala dun eh. Naghahanap ka ng buhay dun dito, pinapatay mo. The same people po yan, yung mga scientists, casual scientists, I go for science. Pero dito, uy, pa-abort natin yung anak mo. Ganun yung idea niya mga yan, yung mga, yung tawag dito, yung philosophy niya mga yan. Naghahanap dun ng buhay, dito may buhay, pinapatay. So ganun din yung 80s, aral lang aral yan. Nakita nyo ko paano magsalita yung mga ano, sina Maki Kyoki, sino ba yun? Machiochi. Tsaka si sino man yun. Ang yabang, ang daming terms na alam. Pag tinanong mo yung simpleng terms, in simple terms, pakisummarize ka. Ano yung sabihin ng mundo? Hindi ko alam. So sa dami mong sinabi, sa dami mong inaral, wala kang patutunguhan. Di tanga ka rin. Tama ba yun? Sino dito ang masalita? Ngayon yung mga bata, okay lang. Kasi minsan, inasample na nila yung bibig nila. Gusto ko lang magsalita. Mga nonsense na minsan. Pero minsan natawa tayo. Kasi bata naman eh. Pero imagine nyo ako, kung naan, nagsasalita ako dito. Ano yung summarize mga pasal? Ano yung conclusion? Wala, gusto ko lang magsalita. Mabalik ulit kayo Sunday, ha? So kaya ang point ko dito sa verse 7, ano yung worse than predators? Yung mga genius, stupid people. Ang lala nun, pero yung aral ka ng aral, di ka... Eh, alam mo sa gobyerno, mayroon tayong mga pinapa-aral dyan. Inoponduhan tayo. Nga, sabi kasi sa NASA daw, ganun eh. Di nag-invento ng mga rocket, punta tayo sa ganyan. Kasi naghahanap sila ng buhay. Yun talaga yung kala, di na niniwala dati dun eh. Pero yun talaga na statement nila yun. Huwag kayo gumagastos ng ganyang billion-billion mga rocket, punta sa moon, punta sa Mars. Dahil nagugutom dito. Eh, kasi parang malamang may ta... Ano, mga baliwata kayo eh. Pero matalino kasi yung rocket nga eh. Pag sinabi yung rocket science, magaling talaga yun. Pero bandang huli, walang kwenta. So problema yan, problema yan. Next, ano pa yung mas malala dyan? Ito na. So kung kilala niyo si James, kung di nyo kilala yan, okay lang. Hindi nabanggit yung pangalan yan. Pero again, ang consensus is yan daw yung naka... Kalaban ni Moses, kung alam niyo si Moses ginawa niya, pumunta sa Egypt, meron siyang power, minagic siya ng mga Egyptian. Sabi nila, yun daw yun, si Janis and Jambres, pero hindi pinakalanan sila. Anyway, kung sino man yan, kinakalaban si Moses. So kaya, ba't yung kinakalaban si Moses? Napaka-pangyarihan ng Diyos ni Moses, di ba, tsaka siya? So kasi nga, ito sabi dito, ang unang ginagawa nila, nire-resist nila yung katotohanan. Parang, okay, mga bakla, pasok na naman eh. Nasa, ano mo, lalaki ka. Hindi, babae ako. Ito, hindi, lalaki ako. Ikaw, itong isa naman, ano naman, ito, pareho ako, lalaki at babae. Ito, masira ulo pa. Ito, ako minsan lalaki ako, minsan babae ako. Palala ng palala eh. So, pag inalaban namin totoo, saan ka pupunta? Puro kalokohan. Kaya ito, again, Romans 1 ulit, no? Men of corrupt minds, nabulok na yung utak, wala nang kwenta. Sira na. Sira ulo. Kaya biblical yung sira ulo, eh.
Kaya sabi dito, reprobate concerning the faith. So what's worse than infiltrator and genius stupid people? The worst is reprobates. Mga rejected na talaga. Walang kwenta. Patapon. Okay? So ang daming problema sa mundo. Hindi matapos to, kaya problema ko rin to. Isa ko na lang. Kaya tapos na po yung mga loko-loko nga, yung pinaka-worst na yung reprobates. So punta tayo sa solution ngayon. So again, ang problema natin, something's wrong with the world, what's wrong with the world? Mga taong, nabagi natin kanina, kasalanan basically. Okay, malala, pag ganito yung mga tao, problema yung mundo kasi ito yung nakatira doon sa mundo eh. Sila-sila yung nag-interact dyan, mga loko-loko, kasalanan. Yung mundo, magkakaroon ng problema, mapupuno ng problema. So anong ano ngayon? Ano solusyon? Bilisan mo na lang. E sabi dyan, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, and also and theirs also was. Tagaloging ko, ha? So, pero, ito, mga loko-loko yan, pero hindi na sila tutuloy. Yun ang sabi niya. Hindi na sila tutuloy. Bakit daw? Kasi yung kalokohan nila, makikita ng lahat ng tao. Di ba ganun yung kaya ng kanilang yung infiltrator? Bakit nakakaroon? Wag nanakaw man yan or what? Kaya tuloy-tuloy sila nakakapanloko kasi hindi sila nalala. Ay, manloloko pala to. Hindi mo alam. Hindi lang tinatago niya eh. Parang kaninang umaga rin, di ba? Naalala niyo kaninang umaga? Mga persecutor, mga tao dito, mga subtle yung kanilang pandira. So ngayon, kaya maganda yung pag na-expose sila. It is a positive thing. Kaya ganito, exactly ginagawa natin dito. Na-expose natin yung Bible, na-expose natin yung kasalanan. Yung mga makakarinig na matalino ngayon, alam ko na yan, sinabi ni Pastor nun eh, di ba? Mga red flag, alam mo na yun eh. Ah, hindi ka naman biktima sana nun. Kaya point number one sa solution, ano? Problema yung mga kasalanan yung solution. Number one, manifestation of the error. Blessing yan. Pag nakita mong error to, mali, sinabi, mali yan, kalokohan yan, hindi sa Diyos. Mauumpisa na natin, atakihin yung problema. Okay, sabi nga natin, a problem well defined is a problem half solved. Well stated pala, ulitin ko ha. A problem well stated, kung alam mo yung problema, nasabi mo, naiintindihan mo yung problema, madali mo na isolve. Ang problema, pag hindi mo alam yung problema, problema talaga yan. Sa amin, ganun din yan, bumagsak. Eh, ba't di gumagana to? Kasi nakadikit yan dito eh. At ito, nakadikit dito. Ano natin computer system? Ba't hindi gumagana to? Nakadikit yan dito. Ito pala, either patay, o walang connection. Eh, damay-damay na yun. Eh, bakit nga walang connection? Eh, namatay pala yung ganyan. Hinugot pala kung ano man yun. Nag-brown out dyan, o kaya talaga bumigay na yung hardware. Maglang nasira, hindi na tumagana. So, ganun din tayo. Kaya sa church, ganun nga, maiging dysfunctional tayo pag meron dito, lalo si Pastor, hindi nyo alam. Mga anong member yan, hindi mo kailangan. Ngayon, may mga bago kasi. Kaya dapat, katulong ko kayo. Amen? Diagnose agad dyan. Hindi yung, wala akong alam, meron na palang ano dito, na biktima na. Sabihin nyo agad, sa kilos pa lang yan, sa pinag-aaralan natin, alam mo dapat yan eh. Itong tao ito, iba yung kilos nito. Amen? Iba yung salita, iba yung sinasabi. So kaya, blessing yan number one, pag na-manifest. Pag nakita yung error, ma-attackin natin. Ano yung pangalawa? Number one, ha, provision pala ito. Yung ating provision or solution. Number one, provision, manifestation of the error. Pero number two, provision, si Paul yung nagkasalita dito. Sabi, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium and Lystra. What persecution I endured, but out of them all, the Lord delivered me. So ano yung number two provision or yung solution? Okay? Kanina, manifestation ng error. Number two, to be faithful servants of God. Salamat! At may mga matapat pa. Imagine nyo kung wala nang matapat na church ngayon. Walang mga tao ngayon. Wala nang hindi na nag-iisip. Hindi na sumasamba sa Diyos. Hindi nagtatapat. Ano pang anong gagawin pa ng mga next generation? Wala na. Wala na silang makikita. Example, magutuhin sa kanila. Wala na. Kaya salamat ng panahon na to. Kahit sabihin natin, ang hirap din ng kalagayan ni Paul kasi Hudyo siya, tapos Kristiyano siya. And then yung leader nila, sabi mo si Jesus, pinatay, mga ganun. Hindi madali, pero salamat may binigay sa ating
lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Kung wala, nako, yung hirap. So that's number one, manifestation. Number two, faithful servants of God. Number three, ano may mga binigay sa atin? Nabanggit na kanina dito, yung mga nangyayas sa akin, but out of them all, the Lord delivered me. So mayroong protection. Amen? Amen. So kahit na grabe yung ano ni Paul, ando na yung protection. So makakaasa tayo, yes, nabanggit natin yung mga kalokohan kanina, no? Ganito klase yung mga tao sa mundo, patay tayo dito. Yan yung protection ng Diyos. Yun ang maganda. And then second, isa verse 12 na lang, sabi dito, ang sinabi, kinote ko pa kanina umaga na mali yung pag-quote ko. Pero naintindihan nyo naman, di ba? Yea, and all that will godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Okay, nakalimutan ko yung in Christ Jesus. Well, yun. So, godly ka, sigurado ka ma-persecute. Additional point lang po ito sa kanina, point number one. Okay? Na yung mga kasalanan. So, maayos ka na, ikaw pa yung titirahin. Problema yan. Anyway, tuloy tayo sa baba. Itong 30 naman is, kayo magbasa nga ulit, ready, go. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So again, kalokohan, I mean, mga maling gawain, demonyohan, parang inulit lang niya. Kaya nga, mag-ingat tayo, tiwala tayo sa Diyos, pero mayroon siyang protection. Pero naintindihan natin, may mga loko-loko dyan. Evil men, seducers, tas palala pa daw ng palalayan. So nakakatakot, di ba? Ngayon, sabi nga nila, may problema, may kriminal, o tawagin yung police. Eh ngayon, di na pwede. Baka, police po yung gumawa eh. Ngirap. Tuloy tayo. Sa 14. Ano pa yung mga provision sa atin, yung binigay sa atin ng Diyos para a solution sa problema ng sanlibutan? But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing whom thou hast learned them. So ito'y parang additional doon sa servant of God, pero specifically, ano yung action word dito? Continue and then, salamat at merong mga... Diba? Lagi natin panalangin eh. Kasi yung ba dito, kung hindi nakikinig o hindi naintindihan, salamat pag pinatutunan ka, pag wala, walang kwenta. Amen? Parang si Bad, nagbayad sila, wala akong natutunan. Ang hirap nun, diba? And number, letter D, no? 2D, learnings and teachers. Salamat sa mga nagtuturo. Ayang tinuturo sa iyo, ayang, may bayad talaga yan eh. Kasi nga, nakuha nila yan, nagbayad din sila. Kasi tuturo sa'yo libre. Ba't ganun? Salamat sa Diyos. Kasi, again, kaya namin tinuturo sa inyo yan, yung alam namin. Kasi alam, ang ano natin, di ba, makatulong. Hindi ang politiko, ha? Obviously, mayroon tayong mas magandang goal, di ba? Kasi ganyan yung mga spill ng mga politiko, eh. Gusto ko yung tulungan, hindi dahil magmukha akong pogi. Kasi pogi na ako. Hindi, joke lang. Diba, alam nyo na yan, yes, yung kanina kahapon, yung mga nakatin. Pag matuto kayo, may skills kayo, may trabaho kayo, tuturuan nyo rin iba. At di tayo maluloko. By the way, yun nga ang kwentuhan dyan, talagang tirahan daw yun sa technology, alam nyo na yun, pag nagkaroon ng mga ano na. Sana mga hacker tayo lahat dito, di tayo masyadong mga ano. Pero salamat dyan ha, kasi may mga lumalabas talaga eh. Ito pong, sorry ha, lagi naman nag-extend eh. Sanay na kayo, di ba? Wala naman si Pame. So, kailan lang may hinuli yung Telegram. Alam niyo yung Telegram? Parang WhatsApp, Messenger, ganyan. Kasi yung Telegram, masyadong maganda yung encryption nila. Yung nagamit doon ng Russian yan. Russia na tayo yung ano eh. Pero kalaban din siya ng Russia. Kasi nga, alam mo yung mga tao may prinsipyo, hindi mo pwedeng bilhin yan. Kaya nga, pinapangako nga sa mga consumer natin, encrypted to, tapos ibibigay ko sa information. Diba? Kaya kinulong po yun, hinuli. So, ba't ako napunta doon? Yun nga, kung yung mga expert, mga Kristiyano, hindi basta makakapalag yung kampo ng demonyo. Amen? Amen? Parang panahon nila, si Luke. Kunwari, mayroon silang doktor doon. At least, mayroon silang Luke. Diba?
na hindi sila sisingilin ng sobra. Kristiyano eh, pero doktor. Amen? Amen? Kaya ganyan sana sa church natin. Meron ditong teacher, professional, merong doktor, merong piloto, merong driver, merong mekaniko, may engineer, may scientist. Yun ang maganda sa church, dapat sana. Kaya salamat yung ibang church kasi ganito sila, nagla-live din sila eh. Kaya sabi nga sa'yo, natunugan ko agad yan, yung pandemic na yan. Kasi may mga doktor doon, sabi nila, mga Kristiyano, narindigan sila. Sabi nila, hindi naman totoo yun, doktor ako, hindi naman totoo yun. Nakita niyo yun. So iba naman, kahit hindi Kristiyano, talagang public servant. Okay? So, ba't ko na sabi yun? So, salamat sa mga, yes, maraming loko-loko, pero may mga nanatiling tapat at mga nagtuturo. Hindi kalokohan ang tinuturo, talagang yung kailangan malaman. Amen? Amen. Kasi pwede bang maiyak ako dito eh. Kasi mag-clinize natin lahat bakit paano nakarating sa atin yung salita ng Diyos. Dahil mga nagtapat, mga talino. Hindi lahat ng matalino loko-loko. Hindi lahat ng loko-loko matalino. Basta alam nyo na yun. So, yan. Bilis ako na lang kasi sa course na ako eh. So, ano pa, ulitin ko ha. Ano yung mga problema sa mundo? Yung mga kasalanan. Then yung mga mapagpanggap, mga hypocrites. Infiltrator, mga genius, stupid people, mga reprobates. Pero ang provision ng Diyos sa atin, binigay sa atin, una, hinahayaan niyang malantad eh. Malantad yung error, at least, alam natin kung paano mag-iingat. No? And then, salamat sa mga lingkod ng Diyos, protection ng Diyos, and then, mga teachers at learnings. So, second to the last na tayo. Alam nyo na, ito yung pinakaano natin eh. Sabi sa 15, and that from a child, pinapaalala po ni Paul kay Timothy, alam mo bang ba't matalino ka? Ba't may mga taong matalino? Saan makikita yung mga matalinong tao talaga sa mundo? Sabi ng mga Amerikano sa Amerika. Sabi ng mga Hapon sa Japan. Sabi ng mga Israel sa kanila. Ganyan naman yan eh. Pero paano malalaman exactly yun? Pero may mga matalinong tao dun nga rin. Pero, sa aking ako, yung sarili ko, observation, according sa Bible din, ang Diyos kasi nagbibigay ng wisdom, tama? Amen. So, ngayon, I believe, kinakalat niya yan para walang isang bansa, isang organization na makakaroon ng monopoly. Handaan niyo po yan. Kaya kahit ikaw, pamilya mo, kahit sa church, mga magaling dito, mga sambo, ha? May mga sanyo. Hindi rin. Amen? Inangkalat ng Diyos yan eh. Kaya nga ito, gusto ko itong mga sroble din eh, yung mga future to sana eh. Amen? Amen. Natawa si Rafi. Hindi ako yun. Pero may iba kang lakas. Amen? Amen. Gamitin mo yun, Rafi, ha? Amen. Naalala mo yung kwento ko sa, ano, kilala kong Andel. Sino sa talino yung lalaki, eh, babae. May mga, may talino kang pwede i-acquire na kaya mong kontrolin even that. Ha? So, maganda yung matalino kayo. Again, mag-aaral kasi nakinig. At okay, huwag niyo ibabad yung otak niyo sa puro kalokohan. Diyan, parang diyan yung ano yun, yung problema ng marami. Yung iniisip nila buong araw, puro kalokohan, kabunduhan. Hindi man lang isipin yung mga bagay na may kabuluhan. Like the Bible, for example. Kaya sabi diyan, alam ba, Timothy, bakit matalino? Kasi si Paul kasi perceptive din to eh. Parang tayo dito, ilan yung pinaglingkuran natin? Napakarami. Pag ikaw lingkod ka ng Diyos, ano mo agad, nausukat mo yan eh. Hindi agad-agad, pero alam ko yan, pag sa response nyo pa lang eh, sa pagsunod, ang hindi sunod nyo, ilala ko yung pagpapalain in a way. Okay? Eh si Paul, kilala yung si Timothy. Kaya na matalino to, kasi tapat yung lolo niya at lola niya. Sinabi niya yun sa ibang bahagi, sa 1 Timothy yata. Okay? Sabi, isa sa talagang advantage si Timothy, kasi siya ay, sabi dyan, from a child that was known the Holy Scriptures. Parang kayo ngayon, mga bata. Mira kayo, mapalad kayo, kami, wala. Yung kalokohan natutunan namin. Hindi naman, may mga konting okay. Pero nahuli na yung scripture sa akin, especially. Kayo, kinakabisado niya, si Prince, kabisado naging Psalms 23. Amen. Ilang taong ka na? 12, wala akong alam niya, kundi ano, bike, ano na, 12, ano yan, grade 6, amin na. Wala akong alam nung, hindi laro. Ikaw, alam mo na yung Bible. Hindi lamang ka sa akin. Amen?
magpatuloy ka. Hindi yung sasayangin mo yung advantage. Yung sabi niya na Bible to. Kaya daw matalino si Timothy. Alam, bata ka pa, alam mo na yung scripture. At hindi lang yun, from a child. So dapat tuloy-tuloy. Hindi yung kakalimutan, babaliwalain. Tuloy-tuloy daw, tuloy-tuloy. Natalino ka niyan. Padagdag ng padagdag, lalo mong i-relate yung mga bagay-bagay, no? At binanggit dyan, ha, itong scripture, alam mo na dati pa, hanggang ngayon, iyan yung nagpatalino sa'yo, which are able to make thee wise unto salvation. Pastor, ganun pala yun, dapat maging matalino ako bago maligtas. Ganun ba yun? Kailangan mo maging matalino kasi sabi dyan, wise unto salvation. Eh. So, naging matalino ka, and then, naligtas ka. Ganun ba yun? Amen. E paano yung mga simple tao lang? Ha? Ayan. Tama yun. Pero, actually, pag ginawa mo yung context dito, yung salvation dito, ano yung context natin? Perilous times will come eh. So, maliligtas ka sa mga kalokohan, sa mga panluloko. Amen. Pero, in a way, tama rin yun. Kasi, ginagamit, kinoko talaga ito ng mga pastor eh. Pero, kailangan maintindihan natin na, ano, kasi naalala ko tuloy yung Katolik yung, ano eh, nagsabi sa akin, eh, dapat alam mo yung mga history eh. Yung history niya lang, mali. Kasi yung Katolik ko daw nauna, ano. Kaya kayo, hindi kayo ligtas. Ikaw, ligtas ka. Bakit? Tinatanong kita kanina, hindi, sabi mo eh. Mabago-bago. Tapos ngayon kasi parang feeling niya, magaling kami kasi alam ko history. Inaalam ko yung history, hindi parang maligtas. Alam, inaalam ko yung parang lalo kong atunayan yung katotohanan sa ibang tao. Hindi yun ang magiligtas sa akin. Okay, so sana malinaw to ha, yung kalilituhan to. So, sa Matthew 24, may salvation of the flesh doon, tsaka sa Mark. So, hindi ibig sabihin na salvation, laging salvation. Eh, true faith yan eh. Oo, oh, manampalataya. Galatians, ganun din. Manampalataya ka by grace of God. Magagawa mo rin yung dapat mong gawin. Hindi necessarily ibig sabihin kaligtasan ng kaluluwa. Okay, sana malinaw yun. So, kaya sabi to, dito na tayo babalik. Ano yung sinasabi niyang scriptures? So, all scriptures given by inspiration. So, bakit nagpapatalino yan? Ba't pag inaral mo yung Bible, tatalino ka? Maliligtas ka sa kung anong-anong atake ng kalaban. Kasi hindi basta-basta to. Amen? Amen. Hawakan nyo nga yung Bible nyo. Itaas nyo. Hawak ka pa dyan, hindi mo dala yung Bible mo. I-kiss nyo nga. Hindi, ganito lang gusto mong gawin natin ngayon. Palagaan nyo yan. Amen? Huwag niyong hayaan na pupunit-punit lang. Ito, na medyo nasira rin kasi hindi ko alam anong, hindi ko saan kasi nalalagay. So yan ay naisulat sa kagagawa ng Diyos. Kinilos niya po, no? Yung sinabi sa 1 Peter. Yan ay inspiration of God. Alam niyo yung inspiration? Di yung, ay, na-inspire ako. Yung inspire dyan, expire, inspire, expire, inspire. Yan po hininga ng Diyos. Yan po ang root word niyan. Okay? So, nung sinulat yan, hindi yung basta-basta, hindi mo ako pa sa magazine, o kaya kung ano, sa NIV, kaya galit tayo, King James tayo dito, kasi naintindihan natin yan eh. Hindi naman salita ng Diyos, mali-mali eh. So, matatalino ka talaga, at sabi nito, profitable. Oh, usapang pera na tayo. Alam, gusto mo yung profitable? Ano yung profitable? Nasa PLDT kami, ganyan ang lagi sinasabi ni MVP. Totoo naman eh. The telecom industry is profitable. Ano yung mga term niya? Luxurious. Ano pa isa eh. Talagang biruhin mo lahat kayo. Nagtetext, nagkocall. Hindi pasok ng pasok yung sa amin. Eh sabi niya, profitable and... Alam mo, tango isang term. Pero yung sabihin, kikita ka. Amen? Gusto niyo ba yan? Ilagay nyo sa spiritual. Pag alam mo yung pag marunong ka sa computer, yung mga yung linya na yan, kikita ka dyan. Kung marunong ka magluto, sa food industry ka. Kung marunong ka mag-drive, transport, doon ka kikita. Eh paano kung sa lahat? Sakop mo lahat. Marunong ka kasi, matalino ka eh. Pag nagturo ka, doctrine, nako, alam nyo ba iba yung mayaman dahil sa either idea nila, pinauso nila, or in-establish silang policy?
Iibasin niyo kasi hindi pa alam yan, pero aralin niyo yan yung iba. Mag-i-establish yan sa tech, meron ganun. Iba, minsan kahit sa legal system. By the way, yung monetary system natin, sino nag-imbento niyan? Yung modern. Mga loko-loko yun, pero kahit paano, nakinabang sila, especially, pero tayo. Pinauso nila yan. Kasi dapat, paano may trade yun sa buong mundo? Eh, kung yung malaking halaga sa iyo, sa amin, maliit yan. So in-establish nila yung ano dyan, yung mga policy dyan, para, nung na-establish nila yon, may hold sila doon. Naintindihan nyo ba yun? Naano may copyright sila doon. Lahat na ka-invento ko na, na-invento mo is, extend na tayo ng konti ha. Ano ba na-invento? Gamot. Ngayon, gamot. Ito ang gamot sa TB. Yan. Ewan ko lang kung ano yung antibiotic, yung mga basic eh. Yung penicillin. Pero yung maganda dyan, alam nyo ba, bigay nun just na sa atin yun eh. Kasi parang aksidente na discover. Imagine that. Walang nag... Paano kaya magagamot tong ganyan? Hindi ganun. Na-aksidente lang na-discover nila. Anyway. So yung Bible daw, yung matututunan mo sa Bible, kikita ka daw, profitable ka pag yan ay naging doktrina. Yung pupunta ko kanina, di ba, sa batas. Yung doktrina na salita, ginagamit nila yan. Pag hindi nila kaya ipaliwanag kung saan nanggaling to, basta tinatanggap natin tama to eh. Ang tawag nila doon, doctrine. Alam niyo ba yun? Di pa ako abogado niyan ha. Minsan lang, pinabigay sa akin ng Panginoon, minsan na ano ko eh. Ano yung reproof? Pinapagalitan or kinokorek. Correction, ganun din. So, ganito yan. Lalo mga bata, minsan tatigas ng ulo, di ba? Paano mo yan papagalitan? Paano mo yan ikokorek? Pag sinabi mong magsipag ka, parang umamang ka. Eh, ba't ko alam umaman? Pag umayamang ka, magandang trabaho mo. Sabi, huwag ka na tamad-tamad. Ba't pa relax-relax ka lang? Tamad mo ha, mag-aral ka. Ba't nga mag-aral? Parang tumalino ka. Eh, parang pag tumalino ka, parang magandang trabaho mo. Eh, pag magandang trabaho mo, wala kang pera mo. Pag wala kang pera mo, makakapag-relax ka. Eh, nagre-relax na nga ako ngayon eh. Hindi yun against. Ang dami ko nakukuha sa mga meme eh. Ba't ko ba nasabi yun? Yun nga kasi. Ayan, yun. Magtuturo ka sa anak mo, ano lang, sarili mo lang. Pipilosopuhin ka lang ng tao. Diba? Ano, magsisipag ako para pag-relax. Eh, kaya ako nag-relax ngayon eh. Ba't ako gatrabaho? Ang dami kong papunta lang pala sa relax yan eh. Kaya lang pala ako mag-aaral para madala. Mag-relax na lang ako ngayon, di ba? Napilosop ako talaga yan. Kasi yung sagot mo pang ano lang, sarili mo lang eh. Kaya pag ang tamang sagot, ano sabi mo sa anak mo, kahit sa kapitbahay mo, gamitin mo yung salita ng Diyos. Eh, hindi naman Kristiyano, kahit na. Di ba mo sabihin sinabi ng Diyos? Di ba? Ano natin? Bakit ka dapat hindi mag-fornicate ng adultery? Eh, sa sinabi ng Diyos, natawanan ka nun, di ba? Hindi sabihin mo yung sinabi sa Bible. Bakit hindi tayo dapat mag-adultery? Dahil? Problema yan. Pwedeng ganon. Siyempre, magkakaroon kayo ng kaaway. Kaaway mo, asawa mo pa. Ano pa? Ba't fornicate? Ba't di tayo mag-fornicate? Magkakasakit ka. Yung sabi sa Bible, sumpa yan. May sumpa ka dyan eh. Kaya mga bakla, may ano yan. Ano pa? Bakit di ako mag-isinungaling? Yun na lang. Hindi mo isinungaling. Ang hirap eh. No? Kaya maganda rin, sabihin mo na lang. Sinabi ko siya ng Diyos, mali yan. Tinawanan yung Diyos, hindi pasok siya sa reprobate, at least nagawa mo yung dapat mo sabihin sa kanya. Kasi sabi dito, yung salita ng Diyos, profitable yan eh. Sa lahat ng bagay. Kasi sabi, instruction in righteousness, eh lahat ng tama yung righteousness eh. So kahit sino pa yan ngayon, kahit ito kaya sinasabi ko, kahit bata pa kayo, maraming magulang nyo, filosofo. Diba? Anak lang kita eh. Ganyan ka pa. Papunta ka pa lang, palik na ako. Mga ganun ba? Eh, kaso ikaw, gadal ka ng Bible, huwag mo na sagutin, no? Nabanggit natin ka ng maga, diba? Huwag sagutin ng pabalang, pero alam mo yung gagawin mo. Natatansya mo na kahit magulang mo, kahit teacher mo,
Kasi matalino ka, kasi alam mo yung salita ng Diyos. Amen. Anong tatalo sa'yo nun? Yung mayamang pastor, sabi nga nila, sabi mo nga kwento mo, di ba, yung sa board meeting, ha? May Jenny, anong gusto mo? Mayamanan, talino, o kasikatan. Siyempre, katalinuhan na. Kung malino na siya, sana na pala pera na lang. Yan ang pang ano ng iba, kasi pera nga makakabili, kasi nawawala rin yan. Amen. Pag in-invest mo ngayon sa ano, nalugi, di, nagbuka ka pang tanga, lugi, huy, lugi. Oh. Katalinuhan na lang dapat, or salita rin kasi di lang talino, purpose. Ibig sabihin, para saan mo gagawin yung ginagawa mo at dapat mong gawin at bakit? Ito magbibigay sa'yo noon, the why. Sabi nga nila, mas importante yung why sa what. Mag-umpisa ka pa lang, siguro ka agad eh. Gusto mo pang sarili, eh mamatay ka rin. Diba, mag-umpisa ka pa lang, paano ba yung maman? Ba't mo gusto mayaman? Para kumain. Tingnan mo yung kapitbahay mo mahirap, kumakain din. So mali, di ba? Maling sagot yun. Ba't ka ganyan? So ayoko lang ngayon patagalin, pero gusto ko lang sabihin dyan, mag-umpisa tayo sa Bible, matatapos tayo sa Bible. Huwag mong babaliwalayin yung Bible. Eh, kwento lang yan ni Jephthah. Sino ba yung Jephthah na yan? Hindi ko makakilala yan. Si Gideon, at si kung sino-sino binabang, yung mga Gibeonites, mga Perizzites, kung sino ba yan? Parang mga termites naman yan. Alamin yun, yung ilan yung offering ni ganyan, at kinuha yung bitunga, sinunog, kailangan mo malaman yun. At ganito yung number ng Judah, ganito yung army nila. Kung mabaliwalay niya, baaring ngayon di mo intindihan. Pero pag yun lang, laman ng utak mo, papakita ng Diyos yung para saan yun. Lahat siya may ibig sabihin. Alam niyo ba yun? Ba't malakas yung Judah? Banata ko na si AJ ulit. No? Ba't malakas yung Judah kay Benjamin? Madami silang anak eh. Yung pala yun. Di ba? Yun yun. Kasi mas pansinin mo yung ano. Pupunta kayo ng araw. Ilan anak mo? Isa lang po. Okay naman yan. Kasi isang daming anak. Sabi kasi si Shana ko na eh. Dalaga na. Ipapakilala. Sino man tatay mo? Ito pala yung tatay ko at yung aking kuya. Natatakot agad yung manluloko sa'yo. Amen? Amen. Hindi ka tulad nung mag-isa ka lang. Wala ka na nanay, tatay. Patay ka na nun. Hindi sa basket. Kung saan man yan. So, ganda yung marayo. So, paano mo nalaman yun? Kasi binabasa mo yung Bible. Number is strength. Sabi nga, there is strength in numbers. Tapusin natin. So, ang point dun pala is, ano? So, natapos na learning and teacher. And then, ano yung binigay sa atin ng Diyos? Siyempre, yung Holy Scriptures. Yun. So, kasama na yung wisdom doon, sinabi kanina eh. So, pero hindi ka basta magkakaroon ng wisdom na, Lord, bigyan mo wisdom. Tsing! Hindi ganun, basa ka. History, alamin mo yung... Pag binabasa mo pala, bago ko makalimutan, pag binabasa mo yung, hindi lang kwento yan, kwento sa Bible, hindi yung kwento walang kwenta, kwento yan, may matututunan ka. Ano yung treatment ng Diyos, ano yung judgment ng Diyos sa ganitong klase ng tao? Eh, pwede apply sa sarili mo yun. Kahit si David, nagkasala din, ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinabayaan ba siya? Pinarusahan din siya eh. Ano pa? Yung hari, si Jehoshaphat, ano yung lesson kay Jehoshaphat? Righteous king siya nung umpisa, nakipagbarkada siya sa likod loko. Yung anak nga, inasawa nung anak nung kabila. Mabad na muli, sabi ni, sino ba yung propeta na yun? Si Jehu, hindi, si, nang sinabi sa kanya, tutulungan mo yung kalaban ng Diyos. O ngayon, alam natin ngayon na hindi natin tutulungan yung kalaban ng Diyos. Amen. Na ginawa ng mali ni Jehoshaphat na kahit maganda yung samula niya, bandang huli, di ba, patay din siya sa hindi magandang ataan, si Asa, ganun din. So, hindi lang kwento yan. Laging may kwenta yan, meron niyang aral. So, kenta mo rin, napakahaba naman yung pastor eh. Kaya may bata ka pa ako, nabasa ko na eh. Nandito na ako sa Acts. Oh. Hindi ako nag-asawa dyan. Basahin ko ulit. Kasi may mga nakakaligtaan, may nakakalagpas eh, minsan. Amen. May mga terms. Mga details. Kaya last natin, so wisdom to the Holy Scripture.
And then, yung nabanggit ko kanina, yung salvation sa problems, and then, pwede rin sa impyerno. Kaya sabi sa Bible, wag mo makalimutan, sabi, yung pagpalo ba, nakapagligtas ba yun sa kaluluwa? Pag pinalo mo yung bata, maliligtas ba siya? Pupunta ba sa langit pag pinalo ko? Sabi sa Bible, thou shalt beat him with the rod, and thou shalt save his soul from hell. So, nakapagligtas ba? Hindi. So, paluin ko to, ligtas na. Ganun ba? Ayan. So, nainahin ako. Dapat meron kayong alamin nyo kung saan pumapasok yung isang idea. Kaya ganun din yung nabanggit yan dito. So, why sa to salvation? Obviously, yun yung nagdadagdag sa'yo. Mas madaling maligtas. Yung matalino. Amen. Hindi yung mga pabalang yung sagot. Parang loko-loko at puto kalokohan sa kanya. Lahat ng bahay kalokohan sa kanya. Mahirap maligtas yun. So, ganun din yung batang pinapalo. Nagkakaroon siya ng idea yung parusa ng Diyos at galit ng Diyos sa kasalanan kasi ganun yung nanay-tatay niya. Pag mali, mali. May parusa yan. Okay, so yun sana nakuha niyo yun. Nakita ko lang dito, nalagtasan ko kanina. The last, sa verse 16 and 17, sabi dyan, yun nga, profitable. Tapos na pala tayo dun. So tapos na pala ako, sorry. So ano yung title natin ulit? Able to make the wise and is profitable. Bible po yun. So, don't ask what is wrong with the world. So, anong gagawin na natin ngayon? Ganito. Dating yung panahon, ganyan din, mahilig din sa politika. Pero sana hindi katulad ng iba na po politika na lang. Dahil alam nyo yung Bible, alam nyo yung nangyayari, yung inner workings. Yung mga tao, alam nila yung what. Ano nangyayari ngayon? Ah, sige, ganito pala, naglalaban. Tayo alam natin kung bakit. Bakit naglolokohan dito? Hindi nila alam. Alam na nila may naglolokohan. Alam nyo, may gera. Bakit? Hindi nila alam. Tayo alam natin. Kasi dapat wise tayo at wise talaga tayo kung nakikinig tayo dito ngayon. So, don't ask. Anong gawin mo na lang? So, huwag ka na magtanong. Alam mo na yung mali eh. Anong gawin natin? Ha? Alam mo na yung problema. May reklamo ka pa ba? Anong gagawin mo? Ha? Gawin mo na. I-apply mo na at hindi ka rin, basta hindi ko kaya talaga, hindi mo kaya. Magpatalino ka muna. Paano ka tatalino? Alamin mo yung Bible, basahin mo. Huwag mong baliwalain. Mahalagaan mo. Lahat ng pwede mong gawin. Para tumalino ka kasi later, yung solusyon, tayo din yun. At yung nagturo sa atin ngayon, solusyon yung binigay ng Diyos yan, ikaw, sana ibigay ka rin ng Diyos sa iba. Gamitin ka ng Diyos sa iba, sa generation nyo. Amen? Kasi pag huminto yan sa'yo, yung mga kabataan, yung generation, mga tamad na, ah, bahala na, ligtas na ako. Eh, paano naman yung next generation? So, lalong dadami yung problema nila kasi lalong mapayagpag yung kasalanan na banggit kanina. So, tatama rin pa ba kayo? Kailangan mo kayong pukpukin para mag-aral? Hindi na dapat. Pero gagawin ko yung kailangan. At nakakasawa po yung paalala ng paalala, pero kailangan eh. Walang ibang solusyon sa problema natin. Binigay na ng Diyos. Pero pwede bumaba na lang ang Diyos. Hindi nga ganun ang method niya. Pababayin, huwag mo siyang utusan. Binigay na sa atin yung knowledge. Ano mo lang yung skills mo. Gawin mo na. Andiyan yung protection. Pero gawin mo na. Amen? Amen. Nakakatamad eh. Wala namang ano eh. May konsekwensya. Kasalanan yung pagiging tamad din. Amen? Amen. Ang haba naman ng preaching eh. Kung gusto ko lang paiglin eh, gusto ko yun. Magpahinga na ako. Basta talagang gano'n. Minsan, kailangan i-diin. Parang titignan ko kanina, alam ko na, ituro ko na to. Alam na rin nila to. Ano pang kailangan? Pok-pok nga kailangan. Amen? Amen. Ang nagbabible quiz mo ba kayo? So, ngayon, yung haba ng haba yung preaching. Ganun yun. So, para maigli yung preaching, huwag natatamad-tamad. Amen? Amen. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita. I believe, napakarami actually yung aral sa iyong salita, Lord. Pwede namin kuhunan the same lessons. Magsipag, mahalin yung salita nyo. Psalms 119 lang, lahat po yun ay tungkol sa pag-ibig sa iyong salita. Tapos namin yung patawarin yung pulog kami. Minsan nakakatamad, nakaka-exhaust din, nakakapagod.
Pero now, knowing, Panginoon, may prophecy dito, Lord, na ganun pala talagang problema ng mundo, paulit-ulit, palala ng palala, mas malala pa sa malala, mga ibang klase ng tao. Pero patas ang labanan, andiyan kayo, binigay niyo yung salita niyo, Lord, mga lingkod kami, malingkod kayo, na naglilingkod din sa amin, pinasa yung pananampalataya, yung aral, yung turo, yung practice, even, yung method, Panginoon, andiyan din. Salamat, andiyan mo yun. Mahanapin lang namin. Ipasa rin yan. May history ng inyong church. Hindi napatid yan. Therefore, may pag-asa lagi, Panginoon. Alamin din namin talaga. I-apply. Seryosoin, Panginoon. And then, kung di namin kami, kaya talaga, pwede kami magtiwala sa inyo, Lord. Sa lahat ng bagay ito, Lord. So again, salamat po sa aking bilang. At I pray ng bawat isa, Panginoon, magtiwala sa inyo. Mahalin yung salita, Panginoon, sa panahon ng katamaran. Maalala namin na may darating na gera, may darating na pagsubok. It's better for everybody kung kayo po'y handa, talino, at skilled, Panginoon, at equipped, Panginoon. Alam na ang gagawin namin, basically, dahil tayo nakuha namin siya yung salita. So, yun lang po, Lord. Again, salamat kayo. Makapuri lagi. Hanggatan yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.